Muli po, ito si MR.TDJLP ang inyong ka-DIY. So, bali, ang gagawin natin ay yung electrical nito. Itong nakikita yung ano na to, diagram na to. Bali, yan din yung ano. Patalin ko. Okay. So, bali yan din yung diagram nung ano. Ayan yan. Ilalapit ko. Hindi kasi pwede sobrang lapit dahil ano. Nag-blur siya pagka ano yan. Makita niyo. So, yung diagram na yan, ito yan eh. Ayan. Kinukopya ko lang yan. No? Kung ano yung nakadrawing, yun yung kinukopya ko. So, yan yung diagram niya. Ayan. Kita ba yan? Ayan, kita. So, bali yan din yun. Yan din yun. No? So, yan yung electrical nung rip. No? Hindi naman to ano, hindi naman to yung inverter, no? O yung may mga rep kasi ngayon na ano yun, na mga alam mo na, high-tech mga digital, mga electronic control, no? Basta marami rep na gano'n na. Marami lumalabas ngayon na rep na ano na mga ano, mas bagong ano, makabagong design. So iaano natin yung electrical. Okay naman yung layo. So ito yung electrical niya. Ibalik natin ito para may paglagyan ako ng kulam ay nung tester. Ibalik ko ito. So hindi naman to mahirap i-trouble na ano na hindi naman to katulad nung iba na ano, hindi naman to mahirap i-trouble, no? Yan. Tumunog na. So, dito sa tester, ha? Huwag dito, manifold gauge to. Ito, tester. Binitin ko lang kasi, ano yun. Ibinitin ko lang kasi baka masira. So, yan. Ito yung diagram. So, yung yellow at saka black sa bumbilya yun eh, sa bumbilya, no? So ito yung sa cordon. Ito yung sa cordon.
Itong dalawang to. Black at saka puti. No? So pag ayaw man daw nung rep mo, ang palaging itretrace mo, yung dinadaanan ng mga kuryente. No? Kasi, circuit to eh. Ito yung buong circuit eh. No? So, yung dinadaanan mismo ng kuryente, yung dinadaanan ng kuryente para umandar yung motor, no? Yung palagi ang itretrace mo na aanin mo sa electrical, kinakailangan yung line 1 at saka line 2 dapat ano yun, palaging magpapangita yun. Palaging magpapangita yung line 1 at saka line 2 para mapapaandar niya yung motor. Kasi kung yung line 1 at saka line 2 hindi magpapangita sa motor, no? Hindi, under yung motor. Isang linya lang kasi. Kulang ng isa eh. So, kailangan palaging dalawang linya gumagana. Itong ilaw, hindi na ito gano eh. Wala naman kinalaman to sa motor eh. At saka ito. Itong door switch. Itong door switch, pag binuksan mo, iilaw. Sa ganyang posisyon, patay ang ilaw eh. Naka-open siya eh. Yung kasi nakalagay sa diagram eh. Patay siya. Patay siya. Ngayon, pag binuksan mo yung pinto, mag-close yan, iilaw. So, walang kinalaman yan sa motor. Kung sira itong door switch, hindi ilaw to. Yung ilaw sa loob ng rep. No? Kung sira naman yung ilaw at buo yung door switch, pag binuksan mo, kahit mag-close yung door switch, hindi rin iilaw yung ilaw dahil pundido. Ito yung line 2, ayun yung line 1. So, wala siyang kinalaman. Ito lang may kinalaman sa motor, thermostat, saka itong overload, at saka itong ETC relay. No. So ngayon, sa thermostat, yung thermostat lagi, galing siya rito sa line 1, no, white, at saka orange, yellow at saka orange, no. So, yellow at saka orange. Asan yung yellow? Ito. Itong yellow at saka orange. No? May tagging siya, neutral. Eh, no? Sa ibang bansa kasi may mga neutral. Eh. Pero line 1, line 2 na tayo para maganda. So, ibig sabihin, itong yellow at saka orange, thermostat. No? Kapag ka buksan natin yung cup. Total, matagal na tong trip na to eh. 15 years na tong trip na to kahit ano, pwede nang i-vlog to. Bilogin mo lang naman yung cup. Medyo malalim yung pagkakakrimp niya. Nakakrimp siya sa loob. Hindi katulad ng iba na nakaano lang. Anyway, sige. Pulutin natin. Yan. So, naiwan na. Iwan na, naka-crimp talaga siya, naka-ano siya. So, okay na yan. Ayusin ko na lang ito mamaya.
Ang dali naman ayusin yan. Tanggalin lang natin yung isa. So, tanggalin natin yung isa. Ito pa pala. Sige, tanggalin na natin lahat para ano. Sandali, mabilis yung oras. Ipo-post ko ha. So, tuloy tayo. Ano? Tinose ko dahil ano, mahirap tanggalin yung mga ano, yung mga connect, yung wire cap. Eh. So, bali kung titingnan mo sandali, post ko ulit. Balik tayo. So, kung titingnan mo, itong linya na to, kung may ganito kayong rip, ha, nakita nyo naman yung ano niya, no? yung kanyang wiring diagram, ano eh, General Electric ang nakalagay, no? May pinakita ko na kanina, General Electric. Eh. Kung may ganito kayong rep, General Electric, 15 taon, 2008 ko nung binili, kasi 2023. Kung may ganito pa kayong rep na 15 taon, eh, buhay pa, eh, i-DIY nyo na ng i-DIY. Pag-practice nyo ng pag-practice, kasi tanda na eh, no? Di ba? 15 years eh. Kaya ito nagyayelo pa eh, no? Kita nyo, yung video na ito nagyayelo pa. Oh, pati nga yung dito, nagyayelo na rin eh. Nasobra na sa yelo eh, no? Pero anyway, nagagamit naman eh, di ba? Nagagamit naman. Ay, hindi naman hazard sa compressor din. Ano eh, okay naman yung compressor eh. Yung ambient temperature ng compressor, okay naman, wala yung problema. So, dito tayo sa electric, ano? So, General Electric to eh, no? General Electric. Itong bulbs, itong ilaw sa ano, sa loob ng rep, at saka itong switch ng rep, wala itong kinalaman sa motor. No? Kaya kung makikita mo, yung tatlo lang yung wire. Oh, ayan. Oh. Ayan ang kulay niya, oh. Oh, nakikita ba dyan? No? Kasi pag nilapit ko na malapit, ano eh, parang lumalabo-labo eh. May binidyo ako na ang lapit, lumalabo-labo eh. Dilaw, orange, itim. No? Yung itim, dito, papunta sa cabinet, papunta sa ilaw. No? Papunta sa ilaw, katuwang ng line 1. No? Tapos yung line 1, yung line 1, sa dilaw. So, sa dilaw, tapos pumasok ng thermostat, paglabas ng range. Ito, orange. No? So, orange. So, kapag ayaw umandar ng motor, ang nag-switch-switch kasi sa motor itong thermostat. Eh. So, kapag ayaw umandar ng motor, baka may problema yung thermostat mo. Itong thermostat medyo sensitive to eh. May mechanical to sa ano sa loob kasi ano yan, automatic yan eh. Pag nakasense ng sobrang lamig, nag-ano yung kanyang ano mechanical sa loob, nag-o-open tapos nag-close. No. Baka na natin mag-usapan. Ano ng thermostat, yung mechanism nun, no? Saka na natin. Sa electrical muna tayo.
Kapag ito eh, hindi gumagana, hindi nag, hindi siya nag-close, lagi siyang naka-open. So, ibig sabihin, hindi aandar yung motor. Para malaman mo na, limbawa, kung, kasi naka-on to sa loob eh, naka-on yung thermostat. Pag sinukat mo yung dilaw at saka yung orange, dapat tumunog to. Naka-on to sa loob eh. O yan, tumutunog. So, ibig sabihin, buo yan. Yan, buo yan. No? Buo yan. Yung ganyan, yun nga, pag lumalamig nga ng malamig at nag-ano yung mechanical niya, yung nag-tri-trip, ay nag-cut off yung mechanical niya, umu-open niya, nawawala, nagiging naroon. Pero sa ngayon, naka-close yan doon sa loob. So, buo yan. Eh. So, buo dito. Ito namang overload na rito. Ito namang overload na andito na. So, ang gagawin natin, itong linya ng ano, itong linya ng motor, dalawa. Kung titingnan mo, dalawa yung linya ng motor. So, sa thermostat, orange, dilaw, tapos naging orange, tapos dito, naging orange din. Yung common niya, orange. No? Yung common niya, orange. Ito. Common niya, orange. No? Tapos, line 1 yon. Yung isang linya, ito, line 2 ito, black. Dito galing, black. No? Dumiretso siya sa motor, pero naka-jumper siya sa relay. Sa PCC relay, kasi i-start niya itong starting winding. Eh. Pag i-start niya ito, ito na ang gagana, itong running. No? Hindi na gagana to. So ito na. Kaya kung sira tong PTC relay, kung sira tong PTC relay, hindi under kasi hindi may start yung starting, you know? So mag-iinit lang hangga sa mag-trip yung overload. Ngayon yung ganun. So yan ang mga pwedeng mangyari na sira yung PTC relay o thermostat o yung overload open, hindi na siya nag-close. So tatlo, thermostat, overload at saka PTC relay. So kung i-check mo yung motor, no, yung running niya may 18 ohms. So, may 18 ohms yung running niya. So, bubuksan natin yung ilalim. Pero, mukhang mahaba na oras. So, ito lang muna bali. Dito lang muna tayo sa halimbawang mag-ano ka. At saka ito nga pala. Siyempre, parte rin ng ano ito, parte rin ng electrical, parte rin to, ito nga yung ano, yung cord niya. No? Siyempre, pagka yan eh, kinuna mo ng isa, kinabit mo sa isang linya, no? Dapat meron yung isa. Yung isa wala. Tapos, pag nilagay mo dun sa isa, dapat meron din. Tapos, pag yan eh, pinagdikit mo, halimbawa, pinagdikit mo, no, sinukat mo, dapat meron. Pag pinagdikit mo yung dalawang dulo ng cordon, yan. Pag yan eh, wala kang makuha ang continuity dyan, so, ibig sabihin, sira yung cordon mo. Sira. So, ganun. So, ang titignan mo, ito, itong dalawa, yung palagi nasa thermostat, yung linya ng thermostat. No? Kasi yung isang linya, papunta lang, pa-supply lang naman sa ilaw, sa thermostat. Yung dilaw at saka yung orange. So, pag buo yun, dito ka na. Sa ano ng motor. So, i-check natin yung motor. So, pwede ba natin pagsabay niya? I-pause ko ha, sandali. Paano oras kaya dapat naka-pause yun? So, ito. Wait.
Oh, may clip siya, ayan o. Oh, may clip siya. Ayan. No? Ayan. Makikita mo na yung kanyang ano. Kanyang ano sa loob. So, ito yung PTC relay niya. Ito yung PTC relay niya. So, post-coli. So, tuloy tayo, no? So, bali, ganun nga, ito. Lapit natin konti. Yan. No? Yan. So, medyo nakikita na. So, yan. Ito nga yung dilaw. No? Dilaw at saka orange, ito nga yun. Sa thermostat, papunta rito. Sa motor, no? Yung black, isang linya, papusak sa loob ng rake para sa ilaw. Para katuwang ng line 1. So, yan yung ano niyan. Yung sa motor dito. No? Kung ayaw umandar ng motor at nagluloko yung thermostat, ito. Itong dalawang orange. Itong orange at saka dilaw, ang i-check mo kung may continuity. Kung wala, sira yung thermostat. No? Yun. Bali, papalit ka ng thermostat kung wala na siyang contact o kung maayos naman, magagawa ng paraan, di gagawa ng paraan. O baka nag-loose contact lang, gano'n. So, ito, yung galing sa loob ng rep cabinet, no? So, ihiwalay natin ang ano to. Kasi, medyo mahaba yung oras, eh, no? Mahaba na naman yung oras. No? Mahaba na naman yung oras, kaya, ano eh, thermostat lang ang inano natin. Ang bali, trinays lang natin, thermostat, tsaka yung sa ilaw, yung ikalawang linya sa ilaw, no? Para magkaroon ng katuwang isang linya para umilaw to pag binuksan yung rake, no? So, ito yun yung galing sa loob ng cabinet. So, yan pong muli ang ano, at isusunod natin yung sa compressor, no? Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe yung channel ko. At saka, bigyan ng isang matinding like. Thank you.